OOTD! Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Yung utak mo maliit, pagganahin mo, ha? Silang mag-atid sa atin ng balita, kasama si Nejo Bert at Derek Chav. Silang mga kasama natin sa nagdumila pa ako. Gumanyan ako. Ako na. Magandang oras sa inyo lahat, mga OOTDians. Ha! Lahat ng mga nag-aabang sa atin na, you know. Magandang oras sa inyong lahat. Yes, si Omay Maris, ako si Bruha, si Miss Nog, si Jovi, lahat si kayo. Ellen, welcome si to the show. Welcome dito sa pinakabagong tambayan, dito sa YouTube channel, ang OOTD. Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. With my nanay na may baon para sa inyong lahat. Kaya sit back and relax. Nanay Zobert, sukal dito. Siyempre, blind item mo na gusto nyo. Hindi later na yun. Top of the show, of course. Diba? Hello! Siyempre, kasama ko aking mahal na anak na si Direk Chops Manansala na napakahusay. My gosh, Lala is dead. Lala is dead. Marami tayong pag-uusapan ngayon, mga OOTDians, no? Nandito ang update natin sa Bohol. Oo. Na parang lalong nagka-Bohol-Bohol. Hindi na yung mga updates natin, no? And of course, we will also talk about the Star Magic Ball and what happened and what transpired sa ball na yun. Ito parang prom yata. Star Magic Prom. Yan. Star Magic Prom. Ito kasi ball na nakasulat. Si Miss Lay talaga. Ang pinaka-viral na na napapansin yung mga OOTDians na we will always talk about mga viral videos and mga viral everything. Etong si Luis Abuel. Si Luis Abuel? Ano na ito? Tommy Abuel yan? May relasyon ko yan. Tommy Abuel is an actor from San Antonio sa Quezon. Yung Lucban. From Lucban. Lucban. Mga OOTDians, kayo ba? Meron ba kayong pwedeng i-share? At napanood nyo na ba yung video kumakalat kay Luis Abuel, kawalang bata? I consider that a sex scandal. Yes, it is. No? It is. No? Pero sige, tingnan natin. And of course, Nay, ang iyong blind item. Biyay na! Agad-agad-agad! Ano grabe, to? Grabe, Panggoy. Matutuwa ka, ma-excite ka. Bagong-bago yung kwento. Huwag ko gusto mo yung Panggoy. Hindi ko na magkakagusto doon. Ikaw. Ready na ba? Ready na ba tayo sa This Is It! Politics. Oo. Ito na, di ba, last live natin, pinag-usapan natin yung Bohol. Di ba, yung very controversial resort na itinayo ng isang negosyante dyan sa may Chocolate Hills sa Bohol. Mm-hmm. Na talagang ang mga kataong bayan, makababayan natin ay nag-revolt against that concept of, di ba, parang nasira ang natural wonder, natural beauty ng Chocolate Hills na isa sa mga talagang tourist destinations ng Bohol. Hindi lang sa Bohol, ha? It represented the Philippines sa 8 natural wonders of the world. Kakaloka. Sinira. Ayan, tingnan mo. Nako, nag-i-enjoy sila kasi swimming dyan sa isang pool sa resort na nga itinayo na kung sino mga negosyante na napurbahan ng mayor's office at ng DNR dyan sa Central Visayas. Pero nakalimutan nila ang kahalagahan at makasaysayan. Makasaysayan na kinatatayuan ng Chocolate Hills na yan. May after nung live natin last time, maraming mga nag-comment na mga OOTDians. Halos ito na yata yung isa sa pinakamadami mga engagements when it comes to the issues that we talked about. At ito yung Bohol. Ito yung Bohol. Na yun, parang marami ang mga nasaktan, marami ang nakisama, marami ang nakaramdam na mali talaga yung nangyari at ginawa at ang desisyon ng DNR at ang mga nanunungkulan
doon sa lungsod na iyon. At saka we're talking about the chronological orders, no? Kung paano kailan at kung paano naaprubahan itong we don't even have to talk about dates, pero the years that prior to today, prior to 2024, mga 2019 pa, 2018 pa lang yata ay may ano na, may mayroon na siyang plano na itayo ito. I think nakatayo na yata ito. May report si Rafi Tulfo in action, no? March 14, 2024, inimbestigan ni Senator Idol itong lahat ng to. Nakausap ni Idol ang Regional Executive Director ng DNR Region 7 na si Pacquiao Paquito, na siya ang chairperson ng Protected Area Management Bureau. Halatang ninenervous si Melchor habang sinasagot ang mga tanong ni Senator Tulfo. Hindi ka ba naman nervous si Rafi Tulfo nagtatanong sa'yo? Walang may bigay na maayos sa sagot si Melchor hanggang sa amin na lamang niya na siya raw ay ninenervyos. Nagsimula ang lahat noong taong 2005 nang mabenta ang nasabing lote sa isang nagngangalang Edgar Button. Ano siya, American? Button. Pero siyempre Pilipino yan, hindi naman siya pwede bumili na ano. Yes. So, 2018, nag-apply si Button ng permit sa PAMB para sa pagpapatayo ng viewing deck at treehouse sa Captain's Peak na agad namang pinagbigyan ng PAMB na sa pamamagitan ng pagpapalabas ng Resolution Number 1, Series of 2018, hinggil dito. Ito ay kahit wala special use agreement in protected areas, SAPA, mula sa PAMB na kailangan ayon sa Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018, INIPAS Act of 2018. Taong 2019, nagkaroon ng soft opening ang Captain's Peak Garden and Resort para sa viewing deck at treehouse nito. 2019, nagkaroon ng soft opening. So ngayon lang natin siya nalaman after five years. Taong 2020, nagpalabas ng ang LGU sa bayan na mayor's permit na pinapayagan ng Captain's Peak na mag-operate kahit na hindi na ito sumunod sa pag-secure ng environmental compliance clearance. Na yung ECC na yun na sobrang importante at ginagamit na talagang bago ang lahat, kailangan may ECC ka. Noong taong 2022, nag-issue ng ang PAMB ng Resolution Number 27 Series of 2022 na pinapayagan ng pagpapagawa ng swimming pool, slides, wave pool, dressing room, function hall, 10 cottages at 10 rentable rooms. Ito yan ha. This is DNR yan ha. Yes. DNR itong PAMB na yan. August 29, 2023, nagsagawa ng investigasyon in aid of legislation, parang Senate lang ha, ang sanggunian panlalawigan sa pamagitan ng SP Committee on Environment tungkol sa presensya ng resort sa gitna ng Chocolate Hills. Inirekomenda ng sanggunian na inindurso ang issue sa DNR at PMB na may kapangyarihang magpatigil ng operasyon ng Captain's Peak. So may meaning, yung sanggunian panlalawigan sa pamamagitan ng SP Committee, they already are not into this. Yes. Pero ba't nawala? Balik tayo. Balik muna doon. So, they're already into this and dahil nga sa nangyaring yun, binigyan na lang sa DNR. Noong September 6, 2023, nagpalabas ang DNR ng temporary closure order para sa Captain's Peak. Yes. At January 22, 2024 this year, nag-issue ang DNR Region 7 na notice of violation sa Captain's Peak dahil sa pag-operate na walang ECC. Pero babalikan na natin ulit. Ang DNR din po ang nag-approve ha. Ang nag-approve na sila ay pwede mapagawa ng mga swimming pool, cottages. At saka mga rental rooms doon sa Captain's Peak na yun. Ha? Ngayon sila, siguro dahil syempre, inibisigan na, kaya hugas kamay na naman sila. So sila ngayon, pinapatigil na nila ang operations because hindi nga makasecure ng ECC. Okay. But even before the nangyari itong, nasan yung, anong nangyari kay Pangkoy? Wala sa sarili siya pano. Next na tayo. Sunod na. So, March 13, 2024, na iparating sa RTIA ang isang viral video kung saan pinapakitang kaduda-dudang resort sa gitna ng Chocolate Hills. Yes, kapansin-pansin ang chairman ng PMB ay nagpalabas ng resolusyon para mabigyan ng permit ang Captain's Peak ang siya ang nag-issue ng kanilang notice of violation na ipinapatigil ang kanilang operasyon at ito ay si Regional Director Melchor. Okay. RD Melchor. Pero hindi lang ito ang kauna-una ang pagkakataon na pumalpak ang PAMB. Matatanda na sa Senate Budget Hearing ng DNR noong November 2023, binatikos ni Senator Idol ang pagpayag ng PAMB sa
sa Vena Energy na magpatayo ng struktura ng Masungi GeoServe na isang sending protected area. Yes, magayon Senator Idol ng Senate Resolution in Aid of Legislation para impisigan ang pagbibigay ng paintulot ng PMB sa mga kumpanyang sumisira sa kalikasan na sakop ng sa ating mga protected area. Yeah. Alam ko meron pa yan eh. Kumbaga kasi, di ba, I don't know kung saan nakalagay yung meron pa maliban dito sa Captain's Peak, ay meron pa palang dalawang resort. Tingnan natin kung nakasaan dito ha. Parang meron ka pa, Pangkoy, ng ano? Wala na, yun na yan. May binigay si Chang, di ba? Mm-mm. May dalawa pa po kasing na hindi na pala ito. Hindi na pala Captain's Peak ang nag-iisang resort. Di umano, dyan sa Mike Chocolate Hill sa Bohol. Meron pa palang dalawa na. May dalawa pa. Kaya natatawa ko yung Pangkoy na pa inaantok si Pangkoy. Nahihilo na siya. Okay. Nalito na siya. May dalawa pa na yun na resort. Na di umano ay ayan ito ba yon Retiregachan ho ano to the big resort. There are at least two other resorts in the Chocolate Hills. Yes. Oo, nasa comments ang buong anyway. Yes. So ito ibig sabihin hindi lang Captain's Peak, ang Captain's Peak lang ang nag-viral because the vlogger ay napasyal doon at nakuha na yata niya ng mga pictures sa mga upper view at saka about the resort, about Captain's Peak. Pero maliban sa Captain's Peak, dalawa pa pala, dalawang resorts pa pala ang nakatayo na. Ito syempre, meron to approval ng DNR, tsaka I don't know, Mayor's Office of course, who gives the permit, no? Pero I'm sure ay dahil sa pinatigil ang operasyon ng Captain's Peak because it became viral, ay syempre, I'm sure tigil din yung dalawang resorts. We don't know, kasi wala tayong word from them. Pero imagine mo na, kung hindi pa pala ito nag-viral, kung hindi pa pala ito nakuna ng vlogger at nag-viral, ay okay lang pala tayo, okay lang pala sila na meron palang nakasira ng view ng ating natural wonder na Chocolate Hills. Ganun lang pala kasimple. At yan ang dahilan, di ba, kung bakit natin inulit, binalik ulit ang issue na ito, samantalang sa dami ng mga issue dahil gusto na nating iparamdam din. At through our channel ay maipaabot na marami, hindi lang tayo na eh, marami mga OOT dyans ang hindi sangaayon sa kung anong yan nangyayari sa natural na beauty at wonders of our land na pinagmamalaki ng Pilipinas, ito yung Bohol. Ito, I don't know if it will sound like a joke, ha? Ito ay opinion ko, ha? Ito, gusto ko lang mapatawa or maiyak o mapatawa sa inyo kung ano magiging reaction nyo rito. Ilan ba ang burol dyan? Ilan ba mga hills, na yung Chocolate Hills? Ilan ba yan? Bilangin nyo nga kung may mga 100. Alam mo, para magkaroon sila ng parang mukha, ano kaya bawat burol ay may resort? Lagyan nyo na lahat. Para isang look, 'di ba? Para maging balance ang itsura. Kaysa naman tatlo lang sa areas nyo, sa areas ng Chocolate Hills, sa may resort. Hindi ko alam kung napapatawa ako or pwede, 'di ba? Basta 'wag nyo galawin yung Chocolate Hill mismo. Sa mga loob niyan, lagyan punuin niyo ng resort hanggang sa wala na madaanan. Hanggang sa wala na madaanan, 'di ba? Para at least makita nyo na, oh, the violations becomes a reality. It becomes real. It becomes right. No, may mga comments din na sinasabi yung mga OOT agents na kung saan ang pinaganda talaga nila. Uh-oh. Na something na parang may pagmamalaki, magiging, yung parang ginagastusan, na kapag unang tingin, parang, wow, talagang maganda at lalong gumanda. Yeah. Kasi yung pinagawa lang nila, parang isang resort lang sa isang probinsya na kahit sino pwede nang pumunta. Yes, para ba isang public resort na pwede kahit sino mag-swimming. Yes, yes. Pero none other than, I mean, buti na lang, may mga batas atin tayo sa Pilipinas na ayan, Peak. Ayan. Sagbayan Peak. Ayun, nagising na si Easy Pangkoy na eh. Oo. Nakita niya kagad yung tatlong tatlong resort. Yun po yung yun pong tatlong resort na yan ang nakalagay na itayo. Naitayo na. Sa Bohol, sa Chocolate Hills. Pero mas kasinay, tingnan mo itong Sagbayan Peak, nasa taas pa siya. Oh. Nasa tuktok. Ay, talagang pinakailaman na niya talaga yung Chocolate Hills. Nandun na siya talaga sa tuktok. Oh, sa may almost sa tuktok, almost. Kita mo, wala siyang pakialaman, no? Kaysa masira talagang itsura talaga ng ating natural wonder. Basta maitayo ng kanyang negosyo. At ito nakakaloko itong DNR na ito. Milicor! Asa ka na, Milicor? Let's talk. Oh, si Milicor. My God, may sandali lang. Ano? Carla Weaver gave $50. Really? Carla Weaver, thank you, ha? Hi, Nanay Robert. Natuwa lang talaga ako sa'yo and hi, Chaps. Sabi diba? Na ganyan. Tingnan mo, di ba, Milicor?
Diba kaya ka nininervous? Patay ka kay Idol Rafi ngayon. Diba? Sa PMB, DNR. Diba, PMB siya. Ando doon siya. Grabe. Tapos siya ang spokesperson na patay kayo. Paano mo papaliwanag yan? Paano mo papaliwanag yan? Diyos ko, kayo nag-approve. Tapos kuno-kuno kayo na papatigil ngayon kasi nabuko kayo, ha? Magkano bang usapan dyan? Kwento siya naman sa amin. Diyos ko, bato naman kayo. Diba? Nakakahiya, ha? Kaya sinabi ko na sa iyo, si Carla Weaver, baka uminitan na naman ang ulo mo, eh. Inunahan na kita. Kaya natuwa ako. Diba? Diba? Natutuwa, no? Pala mga fans. Nakakalungkot. Na, pero ang totoo na, hindi lang naman talaga sa buhay dito, ano? This is a reflection on what kind of a lot of leaders that we have. Na maaring, you know, they forget about a lot of things and all they only think about themselves. Bakit hindi nila kasi gawa ng mga resort doon sa ilalim ng mayong volcano? Hmm. Diba? Resort na ilagay niya doon para pag pumutok, ay dilusaw, diba? Syukot kayo. Ang chocolate hills na naimik, alam niyo, hindi vulkan. Binastos niyo, binaboy niyo. Ngayon naman. Binaboy niyo, die. Ngayon, mga netizens na ay hindi ito titigil hanggat walang nangyayaring tama para sa mga chocolate hills. Alam mo, na-interview nga yung kapatid na may-ari ng Captain's Peak because she was the general manager. May nabasa ako that nalulungkot siya kasi siyempre, kasi they were allowed to operate at wala yung ECC. Yes. Ngayon, opa, ang kanyang point of contention, ang kanyang ano, nalulungkot daw siya because paano naman doon yung mga tao doon na mawala ng trabaho? Hoy, ang kapal mo dahil! Naisip mo yung mawala ng trabaho, hindi naisip bago yung tinayo yan. Para ABS-CBN lang. Para ABS-CBN. Yung ABS-CBN, understandable yun. That's a different story. Ay, institusyon yun. Na, just to be patay pinapanganak ang doon. Diyos ko, ilang taon nyo lang naisip yan, Mistisa. Di ba? Naisip mo yun, paano naman yung mga tao mawala ng trabaho, kapal ng face nito. Yan, so, para yung worry daw niyo, hindi niya inisip. Tignan mo ang picture. Wala kang picture, papadalang kita. Papadalang kita, picture pa paano yung binaboy ang chocolate hills. Paano yung sinira ang beautiful at natural wonder ng ating bansa. Tapos nga naisip mo, paano yung mawala ng trabaho? Alam mo, if I worry you, kausapin natin ng DNR. Ay, kahit malaki na gastos na dyan, I'm so sorry. I don't really care. Wasakin nyo yan. Tambakan nyo ulit ng lupa. Tambakan nyo ulit. Lagyan ulit ng mga halaman, mga tanim, na para walang nangyari. Baka makabawi kayo. Hindi yung, paano naman mga tao mawala ng trabaho, kapal ng mga mukha. Diyos ko dahil. Mawala magmura. Ha? So, hindi ako nagmumura. Mas malalapas ang mura yun. Diba? So, mga OOTzans, patuloy tayong magkomento. Patuloy tayong magsabi na ating saloobin na maaaring alam ko ay makakatulong sa malaki o maliit nating paraan yung mga hinaing o yung mga bagay na pwede tayong makatulong para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Wala tayo. Let's give our share of concern and and love and care for this country. Gulo-gulo na nga ng Pilipinas. Ang gulo na nga ng ating governance. Ang gulo ng administrasyon. Ang gulo ng mga nakapaligid, mga opposition, everybody. Kumbaga, tayo na from our end. No? Let's do good. Okay? Kapag may mga bagay naman na alam natin na may mga ilalagay kayo dyan, itatayo kayo dyan, pag-isipan niyo mabuti. Look around you first. Okay? Araling mabuti. Kasi hindi naman basta nagtatayo ang isang construction building ng ganito maklase mga sites, no, without blueprints, di ba? Makikita naman nila, picturean niyo muna. Tingnan niyo kung may naapakan kayo, kung nakakasagabal ba ito sa itsura ng inyong pagtatayuan. Kung maganda ang ikalalabasan, di ba? Maintindihan naman 'yan eh. Even the government will secure you your necessary permits. Pero kita nyo, tsaka na nga, di ba? Sinira na nga ang Bohol, sinira na nga ang chocolate hills. Ang mayor, binigyan pa ng permit. Anong klase mga public servants do we have? It only speaks about who are in position. Dapat matulungan tayo. Huwag nating babuyin ang bansa natin. Just babuy na nga tayo. Oh. Meron na mga son of God. Diba? Na mga appointed son of God na may mga problema about rape, about whatever it is, mga sexual trafficking, human trafficking, 'di ba? Na hindi natin alam kung sino, na hindi na nga nakakampihan ng 100% ng mga tao na, alam mo 'yon. Dadagdagan pa natin. Ano pa yan? Yun. So sad. Sa lungkod, kaya ito na po yung pangalawang beses natin na pwede natin ulitin hanggat hindi nangyayari anong nararapat sa ating
mahal na Bohol, na mahal na chocolate yun. Hindi man kami taga Bohol, hindi man namin pa madalas nakikita o hindi pa naman nakikita ni nanay ang chocolate yun. Eh, pero na, ang maganda ay alam natin na parte tayo dahil Pilipino tayo. Mm-hmm. Na, hindi naman natin pag-aari, pero meron tayong pagmamahal at may concern tayo. Lahat so, tayo. Tulong-tulong tayo. Kagaya ni Curious Girl, nandyan siya. Nandyan si Amgirl 1607. Ba't ayaw mag-ano? Ayaw mag-gumana. Mag-grow. Okay. Yes. Ito, yan. Oh, yan. Last day, babe. Pink Kai. Oh, my Mari. Myra Sanico. Kari Perez. Nahanap akong pangalan, baby. Miss Nags. K-pop. Noni, nandyan na siya. 27, Lori. Jovi. Ellen. Wating-wating. Nandyan na. Wala si Christina Arbat. So, ako si Babsi. Nandyan na siya. Edna Fernandez. Arlen Cruz. Beth. Carla Weaver. Marla. And Super PP, maraming oras. Maganda oras sa inyong lahat. Na may mga team, pakuli na tayo. Sobrang dami na nila. Oh, si Beth Leslie Babe, maraming salamat. Nagbigay ng 7 Canadian dollars. Si Arlene Cox, na nagbigay ng 4.99 pounds. I think that's five, pounds. That's 5 pounds. Wow. Maria Willa. Pupunta po ako ng Europe sa March 25. Pababaw lang kanya ng 5 pounds. Okay. Si Arlene Cox, nandiyan na rin. Nagbigay din ng $2. Si Miss Beth Paras. 2 pounds yun. 2 pounds ba yun? Tsaka Miss Beth Paras, 20 pounds. Wow, ang galing naman. And of course, si, yung $50. $50 sa si Carla Weaver. Yun. Maraming salamat. We will now go straight to Kabanggoy. Yes. This is... this, and then, ito si Panggoy kasi na natutulog. Latest biggest ng showbiz. Yes. Ayan na, di ba? Ginanap yata kagabi ang Star Magic prom. Yeah. Saan ba ginawa? Alam mo, hindi ko napansin yan. Ano mo, yung Star Magic talaga. Star Magical no, prom. Marami talaga sila sa paggawa ng mga ganito. Alam mo, ganito klase. They always look forward to this. A lot of netizens would always want to see whatever. Nasaan ba yung mga pictures na ano? Oh, sige, diretso mo lang. Ang maganda kasi sa ABS-CBN, sa Star Magic, no, sa kanilang management office na yan, they know kung kailan okasyon, maglagay ng magandang okasyon, mga talaga nagagamit nila ang kanilang mga contract artists, di ba? To showcase their mga damit. Yung last mga yan, si Donnie at saka si... Oh yeah, si Donnie at saka si Belle. Mariano ang nanalo. Pero ngayon naman, ang nanalo sa kanila ay si... Parang... Sino si KD? KD Estrada? KD Estrada and Alexa. Ano ni Jinggoy ito? Anak niya ba ito si KD? Anak ni Gary. Ni Gary Estrada. Yan sila na. Sila yung prom king and queen. So yung babae? That's Alexa Ilacad. Alexa Ilacad. Oh. Ano yung mga prom king and queen? Dahil nga sa mga eskwelahan ngayon, ay nag-JS sila, nag-prom sila. Sinasabay ng ABS-CBN yung kung anong ginagawa ng maraming mga kabataan kaya maraming nakaka-relate. Maganda because tinaon nila sa panahon na isa lang may mga yan lang ba? Kami dati ang GS Brom ni kami eh. Oh. Diba? May kapartner ako babae pero ang type ko. Usa na yung GS yun. Yung brother ng crush ko. Usa na yung GS sa panahon na. Wow. May GS Brom kami. I was in third year. Tapos sa GS Prom kami, DePaul College ako eh. Tapos sa San Jose College, doon yung ibang girls, kinuha para maging partners. May na-partner ako doon, pero syempre hindi naman. Diyos ko, bakit natakon mo? Si Fendelina at saka Sir Francine Diaz, most viewed promposal. Ah, so, ang cute. Promposal. Next. Mag-jowa ba to? Mag-jowa yun? Parang love team lang. Ang jowa. Of course, ang nanalong Royal Prince and Princess ay si Matthew Cruz and Angie Salvacion. Hindi ko sila kilala pa kasi eh. Wapot maganda yung fairness na. Sa PBA si Angie na yun. Matthew Cruz. Ano kaya ito ni ano? Matthew, Angelica Cruz. Angelica Cruz. Ito si Noble Prince and Princess. Hindi ko maintindihan yung pangalan. Hindi ko maintindihan yung buhok ng lalaki ha. Ano man, ba't Harvey Bautista? Anak niya no? Anak ni Harlene? Dahlia. Harvey Bautista. Harvey Bautista. Tsaka sino itong lalaki? Dahlia. Si Harvey ang lalaki na. Lalaki. Hindi na masyadong natin dahil nga mga bagong batch. Gorgeous Glow, Princess of the Night.
Hadiya Santos. Mga baguhan talaga. Magana kay Vilma Santos to. Tapos, Judian Santos. Ah, Judian Santos. Saka John Santos. Maganda yung mga bago. Hindi ko lang kasi nakilala pa eh. Yan naman. Alto si Charming Prince and Princess. Si Raiko Mateo. Si Raiko Mateo. Si Gomez. Sige, that's all naman ang mga mo lang kasi baka ako ano masabi ko. Sige na. Okay. Si Best Proposal. Is it na ulit? Sige, that's all. Next. Ay. No, parang ano na, parang ang saya-saya lang, no, ang kulay-kulay ng mundo ng ABS-CBN. Kahit nawalan na ng franchise, kahit nahihirapan silang magpakita, pero they're still trying to do their best, no? Oo. To do their thing para sa mga tao. Na-master but, naman nila yan, eh. Na-master na nila yung ganito mga programs. Sino ito? Ang cute. Ayan, si Ice. That's Ice na parang na, eh. Ay, susakala ko sino. Ayan si Ice, ha? Yan. Ano siya? Nasa province. Siya kasama. Nay. Siya lang mag-isa para siyang prinsipe. Pero proud ng kanyang tatay. Yan si Bong Navarro. From waist down, para siyang si Bong Navarro. Yes. Yeah, tignan mo. Diba parang and of course, ang kanyang nanay na si Bianca Lampos. Sobrang ano. Mabong bata, ha? So sa lahat ng mga nag-enjoy sa kanilang prom, congratulations, yeah, congratulations. No? Congratulations. Ikaw ba, nag-GS prom kayo? Saan kayo? Sa Assumption ako nung high school ako sa San Fernando, Pampanga. Yeah. It is something na palagi mong babalikan. Kapag yung mga batchmates mo po nakikita kami, we always look forward to that, no? It is one of the best times of our lives, no? When we're in school. Lalo yung mga high school tayo. Na minsan, Nay, nalulungkot ako. May mga principals or may mga superintendents na ayaw magpa-JS sa mga public schools dahil daw ayaw nila magpa-collect ng pera. Parang nakakalungkot. It's a once in a lifetime activity ng mga kabataan, di ba? Ito yung problema ng no-collection policy na inaano ng DepEd na parang feeling ko na, para sa akin, napaka-hypocrite. Kasi parang, yung no-collection policy para sa mga tuition fee yan, pero may mga academic freedom yung mga tao. Na pag hindi, JS is JS, grabe. Yes. Ganito lang yan. Hindi naman lahat ng mga estudyante are in participation of JS Prom, only the third year, the fourth year. Yes. Diba? Ilan na naman estudyante yan. Kahit public school, just because they're public school, you discriminate them, you deprive them of this beautiful experience sa mga bata. Alam mo, halimbawa, I'll try word them, dapat ituloy na yan kasi may mga ibang mga members, may mga iba naman na mga nag-aaral sa public schools na nakaka-afford din naman. Damit lang yan, contribution for the food. Yes, food, yes. Diba sa kanak? What is 250 or 300? Or pinakamalaki sa atang collection is 500 pesos. Ahead of time, months before that, maulek na kayo. Yes. Tapos yung kapag kinulang, siguro naman, hindi naman ipagmamaramot siguro ng Department of ng DepEd na maglambing tayo sa kanan ng extra, if not, maghanap tayong sponsorship sa labas para mabulang ang budget para lahat makasali. Ba't ba naman yun, ipagdadamot nyo pa? Huwag naman. Sabi ni Arlene Cox, na sorry, Papa Chops can't wait to see you in Europe. Sana punta ka din sa London. Oo nga, no? I told you, diba? yung kaibigan ko rin. And, sa lahat ng mga nag-JS ngayon, sana nawa yung Department of Education will allow you na mag-JS dahil ito talaga yung karanasan na kailanman ay hindi makakalimutan na isang estudyante. Diba parang kumbaga sa buhay natin, may nagdibu at 18 sa babae, 21 sa lalaki, tapos nagpakasal. That's also once in a lifetime opportunity. Ito pag high school, kapag estudyante ka, ano ba maalala mo? Siyempre dibu, yung JS prom. JS prom na nga lang. Yung nagganga, yung nagstut ka, yung nakipag-date ka. Tinayang mo yung crush mo. At yung mga... kita mo sa Arlene Cruz nga lang, kung hindi daw niya naranasan ni JS prom. Alam mo yun? That's sad, no? Pero you know, babawi na tayo somewhere. Na isa sa mga pumasok at nakasama sa JS Prom, itong si Luis Abuel. Ito yun, yung batang controversial na yun. Mga OOTJans, na panood nyo na ba yung video na grabe, no? Marami na kasi mga sex videos na nagkalat, na sa social media. At isa na rito itong batang ito. Si Luis Abuel is a star magic artist. Yes. Yes. He's with ABS. Ang kito bata, ang gwapo, at saka syempre may pangarap, may future. And finally, it's not just now, but a few days ago, I received from a site ang isang porn, isang sex video where this boy, allegedly siya yun, ha? But I hope it's not, pero shadow talaga yun, eh. Na siya ay makikita mo sa video na
na nagsasariling sikap. You know what I mean, no? Pasaling sikap, nagmamasturbate. Mga parang na meron siyang kausap. Out mo na yan. Meron siyang kausap, okay na yan. Meron siyang kausap, no? Apparently, na parang siguro sa kabataan na ano mo yan in Manila, it's a video call and it's a private it's a private thing na hindi niya in-expect na ilalabas. Oo. Actually naalala ko rin nangyari yan kay Michael Pangilinan many years ago nung alaga pa siya. He was what 16, 15 at that time na may ka-video call siya. Mabuti lang hindi niya kasama sa location kung saan niya ginagawa ang kalokohan. Diba? Kung baga kausap niya babae, mabuti ito parang ay tulog kung babae kausap niya babae naman, clear, eh. Babae naman na na para bang nag-usap sila about that act, no? So sabi ko naman yung bata syempre kabataan, kainitan, syempre hindi naman nila alam siguro na binivideohan sila. Tapos yung iba nga diyan bina-blackmail pa sila. I don't know what about this guy, no? Na pinakita ang kabuuan ng video kung saan siya ay nasa uncompromising position na may ginagawa siya until he finished. So sa kawawa naman, I hope this kid realizes na kung ano ang repercussion ng kanyang act, no? Na mali mo, the next time at least, no, he will be very careful, more careful, at sana yung mga magulang paalalahanan siya. We also have to take care of him, no? Si bata yan, baka maka-apekto sa mental health niya. At alam mo yun, kumbaga, let's not judge him, let's give him another chance to wash away kung ano man yung nagawa niya. Sa sino mang nagkalat ng kanyang video, sana matakot kayo. Direct magbigay na advice. Ayan, sa lahat ng mga nagbigay ng nag-forward sa kanilang mga kaibigan ng video, sana before we click, we really think. Kasi hindi lang isa, dalawa o tatlo, madami ng mga kabataan ngayon ang naging, mapusok. Sasabing mapusok, no? Hindi sila natakot na i-video sa sarili nila pati ng kanilang mga private parts, thing and parts and thing that they do at may kakalat without them knowing. Ang some nakalam mo, syempre, nakikita natin sa kapaligiran niyan, some are even lured to do it. Kasi syempre, may ibang tao mas ma-influential sa kanila that would offer them jobs, offer them money. Alam mo, in exchange of that mga act na ganyan, kakaawa yung mga bata. Nakakaawa. Na maaaring iba na yung nagpakamatay because of this. Yeah. At sa kahihiyan na akala nila ay wala ng buhay at bukas para sa kanila. Tsaka mga anak, always remember you have a family that who love you. May members kayo ng family, mga kapatid nyo, mga magulang nyo, mga kapag-anak, mga pinsan nyo na nagmamahal sa inyo. Kumbaga, kung isipin nyo rin na kapag ginawa nyo mga bagay na ito, hindi lang naman ikaw ang may dala ng apelido. Maraming mga members ng family mo ang maapektuhan. Kumbaga, pag naapektuhan nyo, syempre nakaka-apekto din ang relasyon natin sa ating pamilya. Kumbaga, tulungan din natin mga batang ganito. Kapag, alam mo, the best way for us to do is listen to them. Kasi may pagkakataon that nakakaligtaan natin makinig sa mga hinaing na mga batang ito. Baka may mga pangailangan sila na hindi natin na-provide. Kaya gumagawa sila ng sariling diskarte. Diskarte para sa kanila. Pero you know, it's not healthy, it's not helpful sa mga bata. Tulungan natin sila, okay? Sabi ni K-pop Noni, magaling na aktor si Luis. I hope people will not define him by this mistake. Lahat naman tayo nakakamali. Nagkataon na yun sa kanya kasi is medyo unusual. Pero no, it's not the end of the world for him. Let's not tama yun. Let's not judge him. Let's not define him for what he has done. Let's give him another chance. Pag ginawa niya ito ulit at ulit, ay mausapan yes, niya. Yes. Pero I hope he handles this very well. At pagbigyan natin siya, kung nangyari man yun, I hope, pwede ba mabura yan? May deleter naman kasi. Oo. So kapag nakikita ng deleter at nakikita niya na hindi dapat, nabubura naman alam. Yung iba kasi nasisave nila sa sarili nilang gadget, mabubura pa rin yan? Hindi na eh, kasi safe na eh. Naka-private na yun. Cool. Pero whatever this is, sabi nga kay Luis Abuel, may mga pagdadaanan talaga tayong hindi natin inaakala at inaasahang dadaanan natin. Pero hang in there, you're still young, still have a beautiful future. Yung pagkakamali mo na yon ay hindi naman i-define yung pagkatao at future na meron ka. Huwag mo na lang ulitin na matuto tayo sa kung anong pagkakamaling idinulot, maaaring pati pamilya niya na ay nanlulungkot at nasasaktan. Sure. And I hope habang hindi pa masyadong marami nakakita talaga, let's stop this.
tulungan naman natin yung bata. Sabi ni Micheline Dorothy Nay, maraming malupit sa mundo, kawawa naman yung bata. Oo. Lalo sa panahon ng social media, oh my God, anything, everything can happen. Oo, pag nagbibigay ako ng seminar na yun, palagi ko sinasabi, malulupit ang mga tao sa kapatagan. Ay, totoo. Totoo yan. Yun. So, pero yung mga OOT dyan sa atin, kay Luis, and to the family of Luis, this too shall pass. No? Nilipas sila. Nalilipas lang yan. I-shrug off mo lang yan. Importante may natutunan ka at lalaki ka bilang isang tao. Yun. Yeah. Oh my God, nandiyan si Raynor Biscara. Yes, Raynor, takapot siya. Ganun sa work yan. I'm sure. So Mary Ann Pitray, of course. Si Mary Ann Pitray, happy birthday today sa aking kaibigan, super love kong kaibigan na si Marvin Abinales ng Santa Maria, Bulacan. Niyayin niya ako makapag-inuman after years. Sabi ko, dahil pong lakad, oh my God, babawi ako next time. Okay. Oh, and happy birthday kay Carl. Hi, Carl. Kay Ken, Candy Taylor. Sa kaibigan ko na nag-book sa akin sa Europe. Happy birthday tomorrow. Oh, and of course... Malulukot ako pag wala ka. Ba't sa Europe ka? Paano yan? Ay, may mga OOTs na makikipagkita sa akin. Ay. Kay, oh, nagbigay agad si Raynor Biscara. Siya. At talaga, ang napakayaman ng kaibigan natin. Ng $20. And of course, mga OOTs, anong hinihintay ninyo kay nanay? Ito, huwag nyo rin gayahin, ha? Habang mag-ingay! Habang nag-iingay kayo, of course, I would like to say thank you to Miss Presi Uy sa ating bagong kaibigan na. Yes! Ito, Presi, oh, meron kaming cake dito, kinakain pa namin. Maraming salamat sa pagmamahal mo at pagkakaibigan. And of course, Team OJL, sa ating lahat ng mga kamag-anak natin sa Pampanga. Karang Kapampanga na Manal Bengeni! Mag-comment na kayo. Yes. At the same time, mag-subscribe na kayo. Banda dadakalta na lalo. Tara yung taga-Minalin, subscribe na kayo. Yes. Sa mga kaibigan natin sa Iloilo, sa Pandan, Dingli, Iloilo, tsaka Santa Barbara, Iloilo, tsaka Haro, Iloilo City, at tsaka lahat ng mga tao sa buong mundo. Hello to all of you. I love you so much. Galing pala ako nina sa sa press conference ng bagong pangalan yung bandang Shakol. Mm. Yung bago na pangalan nila, Repakol. Repakol, parang Repakol. Oh. Sabi ko, ano ba tagay ibig sabihin ng Shakol? Akala ko, Pangkoy. Repangkoy. Repangkol. Hindi sabi ko, ano ba tagay? Kasi curious ako, ano ba ibig sabihin ng Shakol? Kasi pagkatindi ko ng Shakol, yung parang may praning, may siraulo. Ganun daw talaga sa mga, di ba, mga sa mga kanto-kanto, pag sabi Shakol, parang ganun nga raw yun. Parang katuwaan na daw nila yun. And they because of some legal matters, no, may legal battles sila ngayon kasi ibang mga kasama nila ay umalis tapos nagpalitan sa ibang members. So may ibang gumagamit ng trademark na Shakol. So kaya ginamit lang Repakol. Kaya kapag narinig yung Repakol, sila po yung Shakol. Shakol lang. No. So they are having six states tour sa America next month. Congratulations. Yon. Grabe, bongga sila ha. Six states. Na yung sabi ng nagpapa-BI, si Miss Ellen. Si Miss Ellen, nagbigay uli ng super sticker. Yeah. Canadian dollars. Yeah. Sabi ni kay ating kaibigan si Reynold, bakit daw hindi pa nagpapakita ng mukha si Pangkoy. Talaga? Oh. Ay, kung nakita niyo siya, no? Si soon. Pangkoy, napakagwapo nito. Oh my God. Answer mo. Oh, yun. Ako, di ba? Pang mayami yung mga babae. Answer mo. Of course, ang ating mga, nagpapaganda na ating mga kamay. Yes. Body wash, active kids ng Mamu Bebu. Mamu Bebu, eto. Reynold, order na kayo. Magkakaroon na sa Amazon. Soon, you can order through Amazon. You can also order sa Lazada para dito. Maraming mga product ang Mamu Bebu that we're using this for your beautiful skin para sa inyong mga anak at para sa atin din. Maraming salamat sa pagtiwala, Mamu Bebu. Okay? Mm-hmm. Kailan ba si Papu Beba? Mamu Bebu! Thank you. Go check on their websites po para sa kanila, sa lahat ng mga informations. Yeah. Nay, sino ang BI mo ngayon? Yes, ito na. Gusto niyo na ba kasi ng BI? Oo, Nay. Pangkoy, kinis ng skin mo. Because of Mamu Bebu. Yes, meron doon sa Shopee. Sa Shopee meron na, Ferdinand Alejo. Yes. Anyway, ito ng blind item natin. Makinig kayo ha. Ito itong usapang dalawang babae ito. Dalawang magandang babae. Wow. Beauty queen. Beauty queen. Tsaka isang magaling na sister. Sandali lang, mapapakain ako ng tsokolate para nagbigay ka na agad ng clue. No, not an ordinary beauty queen. Hmm. Okay?
She has her own book. I know. Sariling libro to. And, diba? Kulo na yan. Mm. Tapos, isang magandang singer na babae. Mm. Okay, magaling. Mm. Magaling. Gusto natin to. Padalas mo show to lately. Bata. Pumunta sila sa isang bilyaran. Isang billiard hall. Billiard hall. Bilyaran. Marunos lang, ano ha, magbilyar, magtumbok ha. Marunos lang tumbok. Pero, may pustahan sila. Sabi ng singer na babae, sa singer na partner niya, kung sinong manalo sa atin, ay siya mag-uwi ng kalaban. Halimbawa, so, si singer yung nag-initiate ng tayaan. Hindi pera. Kumbaga, kung sino man nanalo, sabi ng singer, kapag ako nanalo, iuwi kita. Sabi ni singer? Sabi ni singer. Tapos, pero, pag ikaw nanalo, iuwi ko. Iuwi mo ako. Ano? Ano difference? Sa bahay na lang kung kanino bahay. So, ibig sabihin, magkakaroon sila ng isang maalamat, at makasaysayang gagawin. Diba? Meron silang kajondian na gagawin. Kasi si Beauty Queen, may pagkatumbuyita ng konti ito sa totoong buhay. Right, may mga pangalan na nalalabas. Okay. Wala ko sinasabi. Pero may binibigay kang clue. Boy, Miss Nag! Ano ka? Binigyan mo na kagad ang pangalan. Hindi ko naman sabi siya. Okay. Okay, sabos. So, ang clue, yun na nga. Ang clue. Hindi ka naman ako magsali. Ang clue dito, di ba? Yung babaeng singer na ito ay very controversial. Okay, so, may nangyari sa kanila? Meron. Ano, nag-jack and poise sila? Ay, tunggrilan sila. Diba? Matunggril eh. Diba pag natunggril, syempre may mukbang dyan. yung beauty queen, yung singer, meron kang... Ang clue sa singer. Sikat. Kaawang bigli. May sakit. Mm-hmm. Alam niyang i-BBI mo siya. Nanonood lang naman yun. Wala akong binibigay na ano ha, na clue. Hindi pa clue yun? Hindi pa ba clue sa tingin mo yun? Ulan pa lang pangalanan mo eh. Sa pangalan ng... Makaibigan natin pareho yan. Okay, sa beauty queen na eh, may M ba sa pangalan na saka sa apelido niya? Ay, wala. Wala. Ano wala? Sumagot ko sa baba. Tingnan mo yung sumagot sa baba. Wala. Wala. Wala ano? Dami M. Uy, ano ka? M? Marami siyang letter. Ah, okay. Di ba? Tingnan mo yung mga... Uy, kumakatapos yung pangkot. Yung singer. Meron ba siyang, madalas ba siya sa music box? Ay, siguro kulang na nga lang ang kinin niya. Di ba na yung tawag sa atin sa music box, MB? Oo. Sa kanila, hindi sa'yo. You can't. Ano yung kinagata? Pero, may feeling up. Sorry. Arigo. Lengo is to pad. Arigo. Mahal ka namin. Naku. Kahit tayo. Ay, ano ba yan? So yun ha. Kaya hindi ko na nakap napigilan. Mga OOTZans, sa lahat ng mga hindi pa nagsasubscribe, grabe itong BI na doon. Nasa anong edad, sabi ni Bomber, no? Bumanapin ko sa edad, bumunta ka na lang ng comment. Baka makalusot pa. Hindi ko na mahirapan. Meron tayong patingin ako ng ano ng hashtag. Of course, lahat ng mga ka-OOTZans natin dyan, meron tayong hashtag at soon darating tayo sa kapihan, no? OOTD kapihan. Pahiram ako. Yes. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Please follow us on Facebook, Instagram, and TikTok latest updates. Yes, please comment your location para malaman namin kung hanggang saan umaabot ang ating live and video. Yeah, kung taga saan kayo ha, para nakikita namin. Kung taga... Plus, within the world, ha, baka mamaya sa Mars, yung iba, sa Jupiter, sa Saturn, hindi namin maabot. Wala pang internet doon.
Nakakainis ka. Ipalaganap natin ang ating hashtag. Meron, hindi mo ba naano dyan? Hashtag OOTDPH. Yun, ano natin na. Pakisulat na dyan para ano, hashtag OOTD Jobert and Shops. Mm-hmm. Hashtag OOTD Blind Item. Hashtag OOTD Kapehan. Kapehan. So yun yung mga hashtags natin, mga OOT dyan. So napag-abangan ang OOTD Kapehan sa March 22! Yes! Kayo magiging bida sa March 22. Ang ganda doon na nag-uusap tayo with them. That's what we will do, no? Yan ang purpose niya. So yun, mga kaibigan, isang magandang oras sa inyo lahat. Ito po ang OOTD! Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na kapag nag-BBI ka talaga na, nabubuhayan talaga lahat ng mga OOTDs natin. Pati na ako, nasasabit ako sa nanay Jobert Sakal dito. Ako, thank you so much, anak. Diyos ko, ikaw taga magaling ka taga manghuli ng mga clues. Ang galing mo, manghuli ng isda. Yes, maraming salamat. Of course, Direct Chops Manansala. Sabi nga ni Ethel Ann Osorio, no? Patuloy lang tayong matakot sa sarili natin. Kapag dumitakot daw tayo kasi, palagi we are always not on the go, but at least marami tayong mga binibigay muna bago tayo. Takot sa Diyos, yun ang pinakamahalaga. Kaya pag may takot ka sa Diyos, marami kang bagay na maaaring magkamali ka, pero dahil sa takot mo sa Diyos, ay hindi mo na magagawa at hindi ka na magkakamali o matututo ka sa pagkakamali mo. OOTDians, patuloy lang tayo maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Alam mo sa mga comments dyan, sa blind item, may gusto kong bigyan ng grand prize. Pero, Miss Nugs ba yan? Hindi, ibaba mo. Makita mo doon, kompleto si Ricard. Sige. Diba? Meron doon, no? Maraming salamat sa inyo lahat. Tayo isa-isa, lahat tayo, not just people in the Philippines right now, of course, kahit mga kababayan natin abroad. Iparating natin sa ating mga kinaukulan na dapat ay pinangahalagaan ng ating bansa. Hindi natin binababoy anong bahagi man ng ating bansa tulad ng pag-aalaga natin sa ating mga pamilya. Mahalin natin ang ating bansa tulad ng pamamahal natin sa ating mga kaanak. Okay? Yun. And God bless us all. Amen. And we love you. Maraming salamat yeah. sa ating Team Chang and Sophia, Vanessa, Bindola, Michael Bloomberg, of course. I love you, friend. Okay. Oh, kasi galing-galing niya. Ayun na si Ferdinand Alejo. Tingnan mo si Ferdinand Alejo. Akin. Magaling niya. Kompleto. Salamat.